Hey guys, this is My Life Existence and once again, welcome to my channel. Guys, today I'm just going to share with you one of the best travel I had here in Egypt. One of the historical places here in Egypt and this is very beautiful and very important to me. But before we proceed to that video, if you are new to my channel, please do subscribe. Click the subscribe button down below and the notification bell as well para naman po updated kayo sa lahat ng aking mga i-upload and do me the favor also of liking and sharing my videos if you really like my videos. Thank you so much and God bless you all guys. Hey guys, as I promised, I'm here to share with you one of the best travel I had here in Egypt. This place is very historical and this is very important here. I'm just going to share with you a little bit of history or a little bit of information about this place. And because I'm not that good in history, I'm just going to read it for you kung ano man yung history dito because I don't really... Actually, bagsak talaga ako sa history ng Egypt. I hate history talaga. So, nag-a-absent talaga ako dyan. Siguro 55 lang ang grades ko dun sa history. Pag-Englishin mo na ako, pag-aralin mo na ako ng kung ano-ano. Pero wag lang ang history. Naku, nakakabuba. Hindi ako napalingin dyan. Okay, basahin na natin bago ko iladlad ang mga kalokohan ko na ako nakaaral pa. The Great Temple of Abu Simbel. This is very nice. It is an amazing place, really, which took about 20 years to build, was completed around year 24 of the reign of Ramses the Great. It was dedicated to the gods Amon, Rahorakti, and Ptah, as well as to the deified Ramses himself. It is generally considered the grandest and the most beautiful of the temples commissioned during the reign of the Ramses the Second, and one of the most beautiful in Egypt. And Chinese plank by four colossals, 20 meters or 66 feet statues, each representing Ramses the Second seated on the throne and wearing the double crown of Upper and Lower Egypt. The statue to the immediate left of the entrance was damaged in an earthquake, causing the head and torso to fall away. These fallen pieces were not restored to the statue during the relocation, but placed at the statue's left feet in the positions originally found next to Ramses' legs. Are the number of other smaller statues none higher than the knees of the Parawa depicting his Egyptian wife Nefertari Meretmut, his queen mother Muttoi, his first two sons Amon, Herkibeshep, and Ramses B, and his first six daughters Bentanath, Baketmoth, Nefertari, Meretamen, Nebetawi, and Isetnofret. As you could see in this video, there's a statue behind on my photos. This is a forest statue that was the entrance of that temple. Apat siya, Diyos ko, ang lalaki talaga niya. They're so big, huge statues. Nagsisymbolize ito sa, if I'm not mistaken, this is a family of Ramses II. The King Ramses the Second. And if you entered in that temple, mayroon sila talagang malalaki talagang statue, four on the right and four on the left. So parang ganyan lang ako kalaki kapag nandun ako sa may paanong nung mga statue na yon. And then at the very edge, it's in the very end of this temple is, what do you call this? There's a statue. Apat din sila. There are four statues there na nasisinagan lang ng araw. Pagsikat ng araw hanggang sa lumubog ang araw,
twice a year. This is only happening here in Egypt. How? Why? No one can ever tell paano ito nangyayari. But makikita mo talaga sa mga walls na nakikita nyo dyan sa video, may mga pictures ako dyan. I actually touched them. Different rooms na bisita ko talaga yan. At makikita nyo how amazing those ancient Egyptians did this thing. Lahat ng history. Kumbaga, sa isang libro, history ito ng nangyari, ng kapanahonan nila. Each dot, walang space kasi lahat ng makikita mo dyan has sa meaning. May mga dahilan, may mga rason bakit nakasulat yung mga yan, which is naka-engrave talaga sila sa wall. As you could see there, hanggang sa ceiling, nakasulat dyan, the wars, nakikita nyo naman may nag-iispadahan dyan. Parang ito kasi yung mga war na naganap noon, kumbaga sa isang libro, ito yung kwento na nangyari ng kapanahonan ni King Ramses II. Kung ano yung mga history at naganap nung kapanahonan nila. So nakaka-amaze talaga yung place na ito. And what amazed me really, is that sun na nagte-drop at nag-hit talaga dun sa face ng statue where hindi mo naman talaga maiisip saan dumadaan yung araw and why only twice a year. It only happens February 22nd on the day of my birthday. I guess is the ascension of the throne. And it is his birthday on October 22nd, if I'm not mistaken, because I don't really read those information, but this is what I remember. Kasi nung nandun kami, may nag-i-explain sa amin kung ano yung mga ibig sabihin, ano yung nagaganap, anong oras tumatama yung araw doon sa mukha. And then it's spreading doon talaga sa statue. Pero doon sa dalawa na statue on the left and on the right side, hindi sila masyadong natatamaan ng araw. And I was so sorry for that noise. And I didn't expect that this thing is going to happen right now. Kasi hindi naman talaga yan nangyayari na maingay na yan. And I don't know bakit ngayong oras na ito kung kailan ako ma-explanation. And I don't want to cut this video because I'm now really focused on what I'm doing. But I was saying is, nakakapagtaka lang how does this happen? Kasi kung iisipin mo na yung ano nila, na yung mga statue is at the very end of this temple and wala ka namang makikitang window, even yung buong temple, wala ka talagang makikitang window dyan. So, saan? And you know, the sun, this is impossible that the sun goes like this. The sun is always up there. So, how does this happen? Kasi it's a mountain of rocks. So, saan dadaan yung sinag ng araw talaga? And it will fell or falling on that face of the statue. Dun sa dalawa talagang nasa gitna. And it is slowly spreading. Dyan, makikita nyo din dyan sa video kung paano sila nag-i-spread, lumalawak yung sinag ng araw and paano sila tumitigil. Paano sila nagsisimula. And these things amaze me na until now, wala naman talagang nakakapagpaliwanag bakit may ganitong pangyayari. Bakit sa ganitong araw lang nangyayari? Sa ganitong date lang nangyayari? At bakit dalawang beses lang sa isang taon? At bakit mismong dun lang sa mukha ng nasa statue where King Ramses II is sitting? Nandun lang talaga siya. Yun lang yung nasisinaga ng araw. Where ang laki-laki naman ng temple na yan. Bakit yun lang? Hanggang ngayon, na-amaze pa rin ako paano ito nangyayari. Na dun mo lang talaga siya makikita sa lugar na yon. And it happens in a certain time. In a certain date of the year. Nakaka-amaze yung story nila. Idagdag mo pa yung mga naka-engrave na mga, kumbaga, isa the history or yung stories na naganap. Yung kapanahonan nila, yung mga wars, yung mga explanation. That really amazing. And knowing the fact that this temple is just inside, in the middle of that mountain rock, ang lamig sa loob, daigpang naka-air. Hindi ka talaga makakaramdam ng init. Promise, ang lamig, hawakan mo ang pader. Mararamdaman mo talaga yung lamig. And I actually, para akong
para akong baliw doon na talagang I really touches all the engraved letters, the symbols that they made. Hinawakan ko talaga yan, hinaplos ko talaga yan kasi talagang na-amaze ako and I was happy. And hindi ko talaga malilimutan yung experience ko na ito na I've been in one of the famous place in Egypt, one of the historical places in Egypt. I visited a lot of places. I visited the Great Pyramid. I visited different temples. But this one amazed me. And there's another one that really amazed me. It's also in the middle of the mountain. Then, yung sa mga kings, yung mga bibili ng mga queens and kings dito noon, binisita ko rin yan. And talaga naman nakaka-amaze. And that was a wonderful experience for me na hindi ko makakalimutan sa lifetime ko. And when you personally witness those things na nangyayari, that this is really impossible, that you feel na parang it's all a fantasy. Nakikita mo talaga yung araw, yung liwanag, na ma-amaze ka talaga. Saan ba talaga siya? Parang kung tanga nung time na yun na I was thinking, saan ba dumadaan? Sinisigil ko talaga yung may butas ba dyan? O mayroon ba dyang salamin na nag-reflect doon sa ano? Because it was in the middle of the room and it's in the middle of that temple. And then kulong na kulong, ang papasukan mo lang is pintuan lang. And that was really amazing. Talagang nakaka-amaze on how they built it. Tapos nakaka-amaze kung paano nila sinulat yung history nila, yung mga history nila. Doon mo marirealize na ancient Egyptians are those clever people na nalaman ko at nabasa ko sa mga history. Na even Egyptians na hindi ko talaga nila maipaliwanag. Walang makapagsabi. I even asked my husband, do you know the history of this? And he answers me. It means he doesn't know. Look at this video, how amazing this is. Tumatama yung araw, if you personal witness this, talagang mag-goosebump ka. Paano? Kasi mag-aano ka talaga doon, nahahanapin kung saan ba yung butas dito na pwedeng daanan ng araw. Saan ba pumasok yung araw? Saan ba pumasok yung sinag ng araw? Kasi thinking and knowing that this room is closed, saan dadaan yung araw? So, it was an amazing experience for me, and continue watching the video. And thank you so much, guys. I hope you like this video and you enjoyed this video. Thank you, guys, and God bless you. All these words that I think